Hello future homeowners and investors, this is Rog Camacho, your licensed real estate broker at andito tayo ngayon sa Alexandra Heights Subdivision sa Barangay Minuyan, Nurzagaray, Bulacan para i-update namin kayo kung magkano na nga ba yung price namin dito sa Alexandra Heights, kung ano na nga ba yung available dito sa Alexandra Heights. So, ngayon, meron pa tayong available units dito sa Alexandra Heights. We have corner lot and mga end units, no? Bago tayo magsimula, if you are new to my channel, please click the subscribe button and hit the notification bell para pag meron akong bagong videos na katulad nito, ay agad namin kayong ma-notify. Sa mga nakabili na ng lot dito sa Alexandra Heights Subdivision, congratulations po ulit dahil nagbabadya na pong tumaas yung ating presyo dito. So bago yan tumaas, dapat sa mga future homeowners and investors na gustong mag-avail dito sa Alexandra Heights ay gawin nyo na po ngayon na. Dahil by first week of April or bago mag-April ay magpa-price increase naman po sila. From 8,500 na pinakamura namin ngayon, magiging 9,000 na. From 9,000, magiging 9,500 na. Andito tayo ngayon sa kanilang scale model at ipapakita namin sa inyo yung mga available na lot. Ito yung road natin, papuntang Nurzagaray, papuntang NLEX ito. Ito naman sa side na to, papuntang SM Fairview and Commonwealth, papuntang Metro Manila. So, from here, sa Alexandra Heights going to SM Fairview, less than 1 hour ang travel time natin. So, isang sakay lang tayo, may dumadaan dyan ng mga bus, papuntang Quezon Ave. So, hindi na tayo mahihirapan sa transportation. Tapos meron na rin ditong sasakyan papuntang SM Fairview, Robinson's, Novaliches, and Novaliches, Quezon City. Yon, yung mga jeep na dumadaan dyan. 24/7 po yung biyahe kaya hindi kayo mahihirapan. Sa mga bago pa lang na nakapanood dito, yung ating Alexandra Heights Subdivision ay complete yung ating amenities with swimming pool, clubhouse, basketball court, children's playground, and of course, yung guardhouse natin. Napakalapad po ng mga kalsada natin dito. At napakaganda, mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit kakaiba itong Alexandra Heights Subdivision kumpara sa ibang subdivision, no? Dito ka lang naman makita ng subdivision na mapuno. Yung harap ng bahay mo, ng property mo, may space pa dyan. Nakaalat yon para sa kanilang punong itatanim. Mamaya, babain natin. Para makita, maipakita lang namin sa inyo mga future homeowners and investors kung bakit maganda dito sa Alexandra Heights. Okay. So, aside from that, mapuno siya. Wala tayong dito sa portion na to, mga mapuno din yan. Tapos dito rin mapuno din yan. We can guarantee na napakaganda ng location and ang ganda ng view. Okay, pakita natin yung view sa kanila. Ayan yung view natin. Kasi dito tayo nga sa loob ng office. Ayan yung view natin. Mahangin dito. Ayan. Mahangin, malamig, no? At never po siyang binabaha dito sa Alexandra Heights. Okay. So, ayun. Ito na yung mga available natin na lot na for sale. Meron tayo dito sa bungad, malapit sa gate, itong kulay violet. Ang lot area niya is 428 square meters. Ang price niya is 9,800 per square meter. So, total contract price niya is 4,970,000. So, yun yung price niya. Then, we have here, malapit tayo dito sa gate. Medyo pababa siya, no? Hindi siya flat. Okay. Pero malapit siya sa gate. Ang lot area niya is 237 and 145 square meters. So, ang price ng mga yan, ang price ng mga ito ay 10,000 per square meter. So, yan. Kung gusto niyo po ng computation dito, message nyo lang po kami sa aming messenger kay Rog Camacho or dito din sa ating YouTube channel sa description natin. Then we have this one. Okay. Ito kasi magaganda tong maganda yung mga location nito. Itong Block 1 Lot 14 kasi malaki yung kalsada niyang kaharap. Ang kalsada kasi niya nasa mga around 12 meters wide plus ito yung sinasabi ko sa inyo, itong planting strip na to nasa mga 1 meter, no? May mga nakatanim na dyan ng mga puno. Ibig sabihin, pag nakaharap ka dyan sa area na yan, maaliwalas. Kasi nga, unang-una, malaki yung kalsada mo. Pangalawa, may puno ka pa dyan sa harapan ng bahay mo. Kaya malamig. Ganon din dito sa, sa lot na to. Sa Block 2, Lot 14, 132 square meters yung lot area. So, ang price naman ng mga yan, katulad ng sinabi ko sa inyo, that is 10,000 per square meter.
So dito sa portion na to, meron tayong natitirang isang corner lot. Ang price naman ng ating corner lot is 12,000 per square meter. So ang lot area niya is 194. Kung gusto niyo po ng computation niyan, ibibigay namin sa inyo. Ang price niyan is 2.7 million. Tapos dito naman sa portion na to is andito yung ating swimming pool, clubhouse, basketball court. Itong ating mga kulay pula, ang price naman natin dyan is 12,000 per square meter kasi parang nakaano siya na dedicate siya doon sa commercial area, commercial lot, something ganun. So yun, yung lot area niya is 216 square meters po pala. Tapos dito sa portion na to, wala na tayong available. Ayan, wala tayong available dito, wala tayong available dyan. Next naman nating available is andito. So eto siya, kulay blue. So lahat na may mga kulay, may mga available po yan. Okay? So itong kulay blue naman, sa block 7 lot 4, inner lot siya, ang price naman nito is 9,000 per square meter. So nasa mga 1.2 million lang ito. So mura lang to, mura lang. Then, ito naman yung dalawang unit dito na available. Medyo may pagka-irregular cut lang siya. Pero, ang harap naman nila ay open space. So, yun. Maganda. Pag-aharapan mo talaga yung open space kasi nga maliwalas yung harapan natin. Yan. Gustong-gusto ko yan pag mga ano, open space yung harapan natin. Then, we have here at block 7, lot 21. 120 square meters. Block 7, lot 21. Ang price naman natin dyan ay 8,500. Wow, napakamura. So, ang price naman natin dyan ay 1,208,000. So, kung akong papipiliin, kung eto tsaka eto, dito ako sa Bungad. Kung wala na to, makuha na to yung eto, itong kulay blue na to, dito ka na rin. Yan. So, next ay eto siya, corner lot. Maganda to kasi may view ka, ang view mo nasa baba, medyo mataas na kasi ito siya. Tapos, kagandahan dito ay corner lot. And aside from that, facing siya sa north. So, wala siyang sunrise, wala siyang sunset. Ito, sunrise ito, yung kulay orange. Yan, sunrise din yan. Maganda to. Ito, walang sunrise, tsaka walang sunset. So, next naman natin, maghahanap tayo ng magandang cut ng lot. Dito. Well, dito talaga maganda ang cut ng lot dito. Kasi andito yung nakuha nating lot. Block 15, lot 8. Ayan. So sana kung sino maswerte yung maging katabi ko, kumuha ka na. Block 15, lot 6 and lot 4 available po yan. Itong block 15, lot 6, ang price niya ay 9,000 per square meter. Nakuha natin siya ng 8,000, ngayon 9,000 na siya. In a matter of months lang, tumaas na agad siya. So, ganito kaganda pag mag-invest ka ng lot, no? Every 3 months, pataas ang pataas yung value ng ating property dito sa Alexandra Heights. Kasi nga, napaka-promising talaga ng location. Perfect pa yung subdivision. Napakaganda. Malalapad yung kalsada, 8 meters wide, 12 meters wide. Wala tayong 6.5 meters wide dito. So, ayun, kaya maganda dito sa Alexandra Heights. So next naman, itong dalawang to guys, huwag nyo itong palagpasin. This is 9,000 per square meter and this one is 8,500 per square meter. Then the other one, for our block 15 lot 1, ang price naman natin dyan is 9,000 per square meter. Oh, ang mura niya. Same lang to, tsaka to. Pero nasa inyo na guys, no, kung anong mas gusto ninyo. Harapan nyo ba may puno katulad nito or harapan nyo na walang puno pero corner lot kayo? Medyo mahirap mag-isip. Pero kung okay sa inyo na harapan niyo may puno, dito kayo mag dito ito na yung kunin niyo. Pero kung ang gusto niyo ay corner lot talaga, then ito okay to siya. Yun nga lang, ito ay sunset, ito naman ay sunrise. So, yun, nasa inyo na yun. Then ang pinaka perfect for me aside from that is this one, itong mga to. Magaganda to siya. Bakit? Wala ka ng katalikuran. Yung likod ng bahay mo, kalsada. Yung harap ng bahay mo, kalsada. Plus, naka-face pa siya sa mga kahoy. May mga planting strip pa tayo dito. Medyo, ano kasi ito eh, medyo maganda talaga dito sa mga portion na yan kasi maliwala siya. And aside from that, hindi siya daanan ng mga sasakyan papasok. Kasi dito dadaanan ng sasakyan papasok eh. Mayroon tayong isang gate dito sa taas, tapos mayroon tayong isang gate dito sa baba. So, this area malapit sa pangalawang gate dito sa baba. Okay. So, dito naman sa block 16, lahat yan available.
Ang price naman natin sa block 16, yung kulay blue, ay 9,500 per square meter. Bakit nga po mas mahal dyan? Kasi nga wala na kayong katalikurang bahay. Wala na kayong pakikisamahang kapitbahay doon sa likod, kundi kalsada na lang. Napakaaliwalas. Ito na yung pinakamaaliwalas na location sa lahat. Itong block 16. Ito sa portion na to, sa block 14, sold out na tayo dito lahat. Dito yung 7,500 per square meter. Shout out sa iyo, Ma'am Angelica Dupri. Ayun, dahil humabol siya, no? Napakabait kasi ng developer. Hindi siya nakapagbayad ng 1.5 months, pero they consider pa din. Walang penalty, binigyan pa siya ng 25% discount kasi nag-cash po siya ng kanyang down payment. So, Ma'am Angelica, congratulations po and shout out po sa inyo. Dito naman sa block 17 tayo. Sa block 17 naman, ang price naman natin dyan, ang pinakamurang price natin ngayon ay 8,500. Itong lahat ng mga kulay orange na to, that is 8,500. Itong mga nakakulay blue naman, yung humarap ka, pag nakaharap ka sa puno, mas mahal ka. Siyempre, kasi nga, open space talaga, lagi yung nasa harapan mo. At hindi mo maaamoy, ito kasi pag medyo may puno pa na nakaharang dito sa in-between ng kapitbahay mo sa harap mo, eh medyo hindi mo maaamoy kung anong ulam ng kapitbahay mo. Kasi medyo malayo, may pagitan. So imagine that, 8 meters wide, plus merong space dito na puno, plus 8 meters wide. So yun yung agwat ninyong dalawa na magkakapitbahay, yung magkaharap na bahay. So yun nga, hindi ka talaga kayo magkakaamoy ng ulam ng handa sa Pasko. Yan, ganon. Okay. So, eto, this is 9,500 per square meter. Then this one, yung 231 square meters, itong kulay green naman, ang price naman natin dyan ay 10,000 per square meter. Di pa rin kayo lugi dahil yan po ay corner lot. Yun. Then, ang lot area niya is 295 and 231. So, ilang bahay ito pwedeng gawin, di ba? Ang daming bahay. Tsaka, malapad ang frontage niya. Maganda. Ito, sobrang lapad ang frontage dyan. Kahit mga dalawang bahay pwede mong gawin dito for this lot. So, kung gusto mag-invest para sa family mo, para sa mga anak mo, at gusto magpatay ng dalawang bahay sa isang lote, piliin niyo yung malapad yung frontage. Katulad nito, frontage siya malapad. Parang ganun siya, parang ganun kalapad yung frontage niya. Yan yung front ng bahay mo, ganyan. Rectangular. Tapos, unlike pag ganyan yung lot mo, yun, yung face niya, ito yung frontage niya. Maliit lang, manipis. Kaya kailangan ang frontage natin malapad, which is ito yung ating corner lot ngayon na available. Malapad, hatiin mo yung sa dalawa, pack, isang anak mo, isang anak dito. Kung apat ang anak mo, hatiin mo sa apat. Gawin mo siyang duplex. Alright. So, yun. Kung marami kang anak sa labas, nasa iyo na yun, problema mo na yun. Okay, I'm just kidding guys, no? Mahirap pag masyadong seryoso. Okay, so yun yung mga available namin sa ngayon. Itong may mga kulay na to, yan, available namin to sa ngayon. Pasold out na kami dito. At ang good news ay, pag once maubos namin ito, bubuksan naman namin ito, itong portion na to. Itong portion na to, yan, magbubukas yan kasi ito yung aming phase 2, waiting pa kami ng license to sell. Ang kagandahan dito sa developer na to, hindi sila nagbebenta hanggat walang license to sell. In fact, papakita ko po sa inyo yung license to sell, katunayan na ang developer nila ay compliant. No? Ito yung ating COR, Certificate of Registration. Ayan, from Housing Land Use and Regulatory Board. Ngayon kasi DSHUD na siya. They should, nga, sabi nila. Then, ang pinakamahalaga ay ang kanilang license to sell. Lisensya para makapagbenta ng lote. So, sobrang hirap bago makuha yung itong license to sell kasi ang daming mga requirements bilang isang developer para makuha ito nang sa ganun, legal silang makapagbenta ng property. So, dito pumapasok yung legalities, no? Yung DNR, yung pagputol ng mga kahoy. So, yun, babayaran nila yon. Or ililipat lang nila sa isang location, tapos i-convert yung land from agricultural to residential, ang daming permits, tapos yun, kailangan nila i-comply yung dapat may drainage ka, dapat provided mo yung utilities like tubig, ilaw. So mag-ingat kayo sa mga developer na walang license to sell. Okay, so after this guys,
We're going to check the actual location ng ating Alexandra Heights. Tara po. Ngayon na natin ito mapasok kasi medyo ayos na yung kalsada. So marami na tayong makitang mga improvements dito sa Alexandra Heights. Okay, napasok tayo dito. Kasi yung sa taas kasi hindi pa ayos yung ating entrance gate. Dito muna tayo papasok sa isang gate. So sa ngayon, andito tayo sa area ng clubhouse. Sa area tayo ng clubhouse, which is eto siya, itong puno ng mangga na yan. So we are here at block 4. Eto, block 4 ito. Itong kinatatayuan natin na ito yung block 4. Tapos forward tayo, yung may puno ng mangga na yan, yan yung ating amenities. Yan yung ating block 5. So yan po yung ating update ngayon dito sa Alexandra Heights. Yan, ito yung ating block 5. Yung ating available ngayon, we have in block 2 dito sa side na to. Ayan, side na yan. Yung block 2 natin, malapit dun sa gate sa taas. Yan. Tapos, yung ating block 1 naman is andito siya. Yun, yung hilera na yan dyan. Yan yung ating block 1 dun sa taas. Ayan. Ayan, yung ating block 1. So, dyan sa block 1, mayroon tayong 2 units na available. Ang price natin dyan ay 10,000 per square meter. So, maganda sa block 1 kasi nga, sabi ko nga sa inyo, may mga puno na nakaharap. Puntahan natin yung mga puno na yan. Ayan, puno ng mangga. Okay. Tapos mo yun, may puno ng sampalok. Baba tayo. One. Ito. Mayroon tayo ditong dalawang available na unit, no? We have here isa at dalawa doon sa bandang taas. Tapos meron din dito. Ito available to. Yung dito. So yun ang sinasabi ko sa inyong maganda pag facing ka dito sa mga open spaces na to. Kita mo, akala ko nga 1 meter lang yung space natin para sa planting trees, but no, it's not. It's like 6 meters wide katumbas ng kalsada na to. This is 6 meters wide. This one is 6 meters wide. Then the other one is 8 meters wide. So imagine that, yung bahay mo andun sa portion na yon, sa gilid na yon. Yung kaharap naman ng bahay mo is andito. Ito siya, yung kaharap ng bahay mo. Ito yung sinasabi ko sa inyo na magandang lote dahil ang kaharap mo ay open space. Ang kaharap mo ay puno. No? So mas maliwala siya kasi nga malapad yung ating kalsada. So this is the good thing of choosing a lot na mayroong open space dito sa gitna ng kalsada. So marami pa ditong available na mga lot na facing sa open space. So sa mga future homeowners and investors na may budget naman, kaya pang stretch yung budget at gustong kumuha ng lot dito sa Alexandra Heights, I would suggest na ito ang kukunin ninyong mga lot. Yung facing dito sa mga open space na yan. Okay, so as you can see, malalapad yung ating kalsada dito. Mapuno, kakaiba sa ibang subdivision na halos wala ng puno, pinapatay na yung puno. Dito, nire-retain yung puno nila para sa inyong community. Para mas maliwalas ang community ninyo dito sa Alexandra Heights. So, pasyalan natin yung ibang mga block and lot para malaman din ng mga buyer natin kung saan silang block and lot. Hindi namin babanggitin kung sino-sino yung mga buyer na yon. Babanggitin na namin yung mga block and lot na yon. Check ninyo sa reservation agreement ninyo o sa resibo ninyo kung anong block and lot kayo. At yun yung pupuntahan namin. Tara!
Okay. So, andito tayo ngayon sa block 5 and 6. So, ito, roundabout ito. So, dito sa may roundabout na yan, andyan yung clubhouse, no? May tatlong unit dyan na available na semi-commercial. Ang price niya is 12,000 per square meter. Ito siya. Ito yon. So, ito yung roundabout, which is ito yon. Then, yung mangga, ito yung mangga na yan, na, ano, na wala ng buong, wala ng dahon. Dito siya. Dito siya. Tapos, meron dyan tatlong unit na available na commercial. Tapos dito naman, ito namang kulay blue na to, doon to, doon ito sa taas. So, isa, dalawa. Wala pang kalsada, pero yung paakyat papunta doon sa taas is meron na siyang kalsada. Hindi lang tayo makapasok dahil may mga nakaharang. Papasukin lang natin na yung mga kalsada, yung walang mga nakaharang, no? Kasi siguro nga doon sa taas medyo malambot pa yung kalsada. Pero they're trying to finish this as soon as possible. So ito yung commercial space natin. Oh, maganda siya ha, kasi flat. Flat yung area niya. Yan, maganda siya. And ayun, yung the rest are to, marami akong available, marami akong mga buyer dito sa block 5. Ito siya, sa block 5 nating mga buyer. Ito yung inyong akasya na puno sa harap. Ayan, buhay na. May akasya, tapos sa unahan naman yung sampalok na puno. So yun, block 5 and block 6. May kalsada na tayo dito sa block 5 and block 5 and block 6. Ito siya. Yan yun. So, parang may ginagawa yata doon. Check natin kung mapuntahan natin. Maganda talaga pag meron kang ano, open space sa harap. Kasi nga, yun o, ang laki pala ng space. Sobrang laki ng space. I thought it's 1 meter lang. Pero hindi pala, 6 meters pala yung nakaalat ng space para sa inyong planting strips. Okay, so here, hindi na tayo makapasok dun sa taas kasi meron ng harang. Aabutin na yung ating harapan natin. Dito naman sa right, left side, ayan siya, sa left side na yan, yan naman ay papuntang block 8. So yan, kumpleto na rin yung mga kalsada niya sa block 8 and block 8, tapos sa block 11 and block 12. Yan, mga kalsada na rin yan. Paakyat naman doon sa block 11, wala pang kalsada. Yung sa bahay natin sa block 15, wala pa rin tayong kalsada doon, pero ongoing na yung construction ng mga kalsada. Ngayon, iikot tayo sa block 4. Tapos, diretso na tayo pa uwi. So, ayan. Iikot tayo sa block 4. Basag. Okay. So, this is block 4. Sa block 4, wow, almost complete na. Wala akong bio yata sa block 4. Guys, congratulations sa block 4. Almost complete. And meron ding mga open space, meron ding mga kahoy, no? So may mga executive akong nakitang mga subdivision, magagandang subdivision, pero wala tayong nakita na sa bawat portion ng block nila merong naka-open space allotted for planting strips. Wala, dito lang talaga yon sa Alexandra Heights. Wow, I love it, no? Ganda, talagang pinipreserve nila yung nature. Sobrang ganda dito. Kaya guys, marami pa kaming available dito sa Alexandra Heights. Kung gusto niyo pong kumuha, kung gusto niyo pong mag-avail, just comment us down or dial this number in the flash time sa screen. Para kung gusto niyo pong magpa-tripping, whether you are an OFW or local employed, ay pwedeng-pwede po kayong kumuha dahil pwede ito sa in-house financing and bank financing. So as long as you are a Filipino citizen, then you can own a property here in Philippines. But if you want to pay it in cash, you are not a Filipino citizen, or you renounce your Filipino citizenship, this, you still can own a property as long as kung kukunin mo ito through in-house financing or deferred cash or spot cash. Okay. So ang ganda ng promo nila ngayon.
When you pay the down payment in cash, they will give you 30% discount. Sobrang taas ng discount nila. When you pay the down payment, 30% down payment, they will give you 30% discount. So, hanggang doon lang. Pay the total contract price in spot, then they will give you 15% discount. Yun. So, sobrang ganda dito, guys, no? Napakalapit po sa lahat sa Metro Manila. Less than 1 hour na sa Metro Manila ka na. And less than 1 hour na sa Quezon City ka na. Flood free, no fault line. And pinakamaganda sa lahat is yung community nila na ang daming puno. Napakamahalaga ng maraming puno. For more details about this project, briefings, and reservations, please dial this number in the flash namin screen. And if you are new to my channel, please hit the subscribe button naman and hit the notification bell para pag meron akong bagong videos na katulad nito, ay agad namin kayong ma-notify. Again, this is Rog Camacho, your licensed real estate broker. Once again, God bless.